Huwag ko rin daw pong hayaan na mawala o maubos ang apoy ng mga kandila tuwing may burol. Oh, kapag daw kasi namatayan ka ng kandila, pihadong meron daw susunod na mamamatay. Hello, Kohan! FAQs, Father answers questions. Saan bang planeta natin nakuha yan? May mga aliens bang nagturo niya? Hindi yan turo ng simba. Kita mo lahat ito kinatatakutan natin, di ba? Na may susunod. Nakakalimutan natin na ang ating Panginoong Diyos, makapangyarihan sa lahat. Siya ang susi ng buhay. Sabi nga ni Jesucristo, I am the way, the truth, and the life. He who believes in me will live forever. Yun ang mahalaga. Yun ang panghawakan natin. Ewan ko sa inyo pinagkukuhay ang mga paniniwalang yan. Totoo po ba talaga na kapag namayapa ng isang tao, ay may ilang araw pa na namamalagi ang kanyang kaluluwa dito sa mundo bago siya tuluyang kunin? Yun po bang biglaan or sudden death daw po, Father? Sudden death? Alam niyo, sa theological understanding, walang tinatawag na sudden death. Kasi ang author of life and death ay ang Panginoong Diyos. Kaya walang sudden, ika nga. Kaya nga sinasabi lagi sa tao is always be prepared because you do not know the day or the hour. Ngayon, sa katanungang namamalagi ba pagkatapos mamatay kasi hindi niya alam kung siya ay namatay na. Meron akong narinig at nabasa na tinatawag na stuck souls. Eh yung pala yung katulad ng pinaniniwalaan ng ibang mga tao na merong hindi pa makatawid. Again, yung paniniwalang yan ay hindi sang-ayon sa paniniwala ng ating simbahan. Dahil sa divine revelation na sinabi sa letter to the Hebrews, it is appointed for man to die once and then judgment. Pag ang tao ay pumanaw, nagkakaroon agad ng paghukom sa kanya. Kung saan siya pupunta, siya ba ay sa langit, kapiling ng Diyos, o sa impyerno? At of course, tayo mga Katoliko, sinasabi natin na meron ding middle state na kung saan we are awaiting purification, purgatorio. Pero dito sa katanungang itong namamalagi, iikot siya ng mundo. Mamamasyal muna bago mapunta sa kung saan. Kung siya pupunta sa taas, eh bakit pa siya mag-aatubili na makita agad ang Diyos? O diba, dumalaw po ako sa burol ng isang kaibigan. Pero bago ako umalis, sinita ako ng mga kabarkada ko. Pinuna nila yung suot kong t-shirt na kulay pula. Bakit daw ako magpupula yung burol ng aming pupuntahan? Bakit nga po babawal ang kulay pula tuwing may namamatay? Minsan depende yan sa kultura. Siguro yun iisipin ko. May mga kultura na ang pula, ang kahulugan ay pagsasaya. Kaya, ang sinusuot natin ay panluksa. Siguro, para na lang masabi natin na we respect the culture of the place, then better wear something that is neutral, out of respect. Pero kung tatanungin mo about faith dimension, walang kinalaman yan. Okay lang po ba, Father, na binubulungan ang patay bago ito inibing? Ano po ba dapat ang ibulong sa patay? Ngayon ko lang narinig ito. Pero gusto ko siyang maintindihan sa tamang paraan at pagkakaintindi bilang isang Katoliko. Mga habilin natin, ika nga. Alam mo tayo, pag nagdadasal tayo sa mga santo, lalong-lalo na pag bumisita tayo sa mga holy places na may mga relics of the saints. So tayo'y nagdarasal. At ang dasal natin ay parang bulong. Sa ating understanding ng communion of the saints, alalahanin nyo, di ba? Sa Apostles' Creed, I believe in the communion of the saints.
and life everlasting para sa atin, yung ating mga mahal na Kristiyano na pumanaw sa biyaya at grasya ng Diyos ay buhay sa harapan ng Diyos. Kaya't pag tayo'y bumubulong ay inihahabilin natin ang ating mga panalangin na iakyat sa Panginoon pag sila'y dumating na sa kanyang kaharian. Pero meron din maaring negative, yung superstitious and wrong understanding. Kunyari, meron kang problema, meron kang dinadala, at ang intention mo ay dalhin niya sa hukay yung iyong problema. Wala siyang sense. Ano magagawa ng patay? Kaya ang tamang sense lagi dyan, bilang mga Katoliko, yung ating habilin, dasal, panalangin, na pag humarap sila sa Diyos and they enjoy the beatific vision, katulad ng mga banal, dalhin sa Panginoong Diyos ang ating mga dasal. Ganda, no? Yan ang communion of the saints. FAQs, Father Francis Questions. Nagustuhan niyo ba itong ating FAQ, Father Answers Questions? Kung kayo'y seryoso matutunan ng inyong pananampalatayang Kristiyano at Katoliko at gusto niyo talagang lumalim ang inyong pagkakaunawa sa ating pananampalataya, send in your questions. Hihintayin namin to. Huwag kayong mahiya. Tala na!